kung ating makikita. Ang ating mundo ay sobrang napakasama. Hayag na ang pag-alipusta ng mga tao sa ating Panginoong Diyos. Makikita natin ang mga ginagawa ng mga tao sa social media, sa mga television networks, na aliw na aliw sila sa paglapastangan sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang nakakalungkot nito, mga kaibigan, hindi nila kasi alam na totoo ang Diyos at hindi rin nila alam ang prahedya na sila ay wala sa piling ng ating Panginoong Diyos. Sa buong banal na kasulatan, makikita natin ang isang tema. Si Jesus at ang mga apostol ay paulit-ulit na nagbabala na sa mga huling araw ay magaganap ang isang panlilinlang sa relihiyon na humahantong sa ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ang relihiyon ng mundo. Ito ang relihiyon ni Satanas. Mateo 24 verse 24, sapagkat may lilitaw ng mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. At Apokalipsis 12 verse 9, at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya ay inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Apokalipsis 13 verse 14, at nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanyang ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat ng tabak at nabuhay. Kaibigan, ito ang ating mundo ngayon. Ang ating mundo ay nalinlang ni Satanas. Kaya naman, ano ang binabanggit ng ating Panginoong Hesus sa mga tao noong panahon na siya ay nandito sa lupa, at ito rin ang kanyang babala sa mga tao sa huling kapanahunan? Bakit? Bakit ganun na lamang ang pagbibigay ng babala ng ating Panginoong Diyos sa atin? Ang rason ay dahil tayo ay nasa huling kapanahunan na. Tayo, mga kaibigan, ay malapit na sa katapusan ng ating mundo, na kung saan may hahayag na, mga kaibigan, ang pag-worship sa mga antikristo. Ito ang pag-worship sa buong mundo. Ano bang ibig sabihin ng worship, mga kaibigan? Ito ang isang bagay na nagbibigay puri sa ating Panginoong Diyos. Ngunit kung hindi natin binibigyan ng puri ang ating Panginoong Diyos, tayo ay nasa mundo. Tayo ay nasa piling ni Satanas. Lahat tayo ay biktima ng kasalanan, na kahit na nananalangin tayo, na kahit na tayo ay nagbibigay ng ikapu at offering, na kahit na tayo ay nagpa-fasting, tayo ay hindi tinitigilan ng demonyo, dahil alam niya na maikli na lamang ang kanyang oras dito sa mundo. Kaya doble ang kanyang trabaho upang tayo ay kanyang mahila palayo sa piling ng ating Panginoon. Binabanggit ni Propetang Hosea na bakit napakaraming mga tao ang mawawala ay ito ay dahil sa kanilang pagmamahal sa mundo, at wala silang karunungan dahil hindi nila binabasa ang banal na kasulatan. Hindi sila naniniwala patungkol sa mga bagay na nakasulat dito, at allergic sila na pag-usapan ang patungkol sa mga pangako at mga babala ng ating Panginoong Diyos. Ang mga iba ay pinagbabawal ng basahin ng Biblia, katulad na lamang sa Israel, katulad na lamang ng LGBT community, dahil nakukundena ang kanilang pagkatao. At ang mga Western cultures ay bihira na nabasahin ang Biblia, dahil para sa kanila, ang isang taong mabuti ay basta walang inaabangang ibang tao, ay ikaw na ay mabuting tao. Ngunit ito, mga kaibigan, ay turo ng relihiyon ni Satanas, dahil kung wala sa Biblia, ito ay sa mundo. At kung hindi itinuturo sa Biblia, ito ay itinuturo ng Diablo. Dahil gusto ni Satanas na mamuhay tayo sa kalayawan, ipadama sa iyo ang pansamantalang pakiramdam ng kaligayahan sa mundo.
Marami ngayon mga kaibigan sa mga iglesia ang nagiging biktima rin ni Satanas. Ngunit marami rin mga kaibigan ang ayaw nang pumunta sa mga simbahan na kung iyong makikita at mapapansin, halos matatanda na lamang ang pumupunta sa mga churches. Tunay nga na binabanggit mga kaibigan na sa huling kapanahunan manlalamig ang mga tao dahil tayo na ay namumuhay sa huling kapanahunan. Ayon sa isang study, pinapakita na noong 2021, 11% lamang ng mga Americans ang nagbabasa ng Biblia. Kung ating mapansin maging sa Pilipinas mga kaibigan, ay wala pang 20% ng mga tao ay nagbabasa ng Biblia. At ang laging nagbabasa ng Biblia ay yung mga taong nag-edad 70 years old pataas. Ngunit kung ating mapansin, bihira na lamang ang nakakaabot ng 70. Kaya ang mga tao ay namamatay nang hindi pa nababasa ang Biblia. Ito ay sobrang nakakaawang katotohanan na ating natunghayan kaibigan. Ito ang layunin ni Satanas. Ang kontrolin ang mga utak ng mga tao sa pamamagitan ng social media, sa pamamagitan ng masarap na mga bisyo at ganun din sa mga tugtugin na nagbibigay aliw sa mga tao. Ipinapakita ni Satanas na masarap mamuhay sa lupang ito. Ngunit ito mga kaibigan ay isang trap. Ang trap mga kaibigan na tayo ay papunta sa impyerno. Tayo ay itinali at iginapos ni Satanas sa pamagitan ng ating mga kasalanan. At napakaraming mga teori patungkol sa mga bagay na sumisira mga kaibigan sa banal na kasulatan. Isa na rin dito mga kaibigan ang mga teori patungkol sa mga aliens na sila raw ang pag-asa ng ating mundo at dinidiscourage ng mundo na mayroong Diyos na babalik at kukunin ang kanyang mga anak. Mga kaibigan, tayo na ay nasa huling kapanahunan. Nagkakaisa na ang buong mundo upang kalabanin ang ating Panginoong Diyos. Nagkakaisa ang lahat ng mga leaders sa buong mundo upang buuin ang One World Religion. Mapapansin natin ito mga kaibigan sa mga balita at napakaraming mga bilateral meetings. Ipinagkakaisa nila ang leadership ng mundo at magkaroon ng isang sistema na layunin, na kontrolin tayo at ilayo tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ngunit hindi sila magtatagumpay dahil ang ating Panginoong Diyos, siya na mismo ang unang nagtagumpay sa krus at kailanman ay hindi na siya matatalo. Kaibigan, talo na si Satanas. Nais ng ating Panginoon na pumanik tayo sa Kanya at tayo ay mamuhay ng mapayapa na kahit na anuman ang mangyari sa mundong ito, na kahit na napakaraming mga bagay na mangyayari at nakakatakot na pangyayari na gagawin sa atin mga kaibigan, lagi nating alalahanin ang ating Panginoon ay hindi Kanya papabayaan at nais Niya na magpasakop ka sa Kanya at iwanan ang iyong kasalanan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood.